dito na naman tayo. Kakatapos lang ng work. Time check is 1:33 ng hapon. Kalabas lang sa trabaho. Kaya ibibidyo ko galing sa trabaho papuntang papauwi ng aming bahay apartment. So tara na, let's go. Let's go. Lugar na to puro kampanya yan, tabi-tabi parang industrial area, puro tabi-tabi yan, pero outside Toronto to. Ang lugar nito Woodbridge, pero fifteen minutes. Pero ngayon medyo ano kasi na-traffic ng konti. Kaya pag umaga madali lang, wala yung traffic. Ang lugar dito trabaho, uwi. Yes. Tayo sa exit, papasok tayo sa 427 going south. Ayan, highway na to hanggang doon. Limit 100, pero kung tumakbo ka ng 120, it's okay. 140, it's okay. Now I'm running 100 now. I can put more if I want it. Seven South. Oh. From home to from work to home. Traffic. Mamaya medyo hindi naman ga matraffic. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na grabing traffic. Nung driver pa ako doon, traffic.
pinuntahan lang kasi may pulis sa likod ko. Overstating yung polis ha, palukulong ko. Pulihin kita ngayon. Yan, dito papasok na ang Highway 409. And then lalabas kami na, lalabas ako ng 400, 401. Yan po, via 409. Lalabas ko ng 401 na yung highway ang dadaanan ko. Huwag kong buntutan masyado yung pulis kasi doon sa 401. Highway 409 tapos dulo 401 Highway 401
101 highway. Itong highway na to papuntang Ottawa. Yan, papunta ng Montreal, Quebec. Yan, pero Quebec dito 9 hours. Ang Ottawa mga 4 hours. And dito naman opposite way, yan papuntang Niagara Falls. Mula dito mga 1 hour and 30 minutes. Sa kabila ng Niagara Falls is New York. Lapit na lang. Ito yung ay ito na yung pinakamalapad na highway sa buong mundo. Yan ang sabi. Correct if I'm wrong. Pumalapad na ay dalawa to eh, may express, may collector. Yan sa kaliwa ko express yan. Bale, dito sa collector, tatlong lane. Diyan sa kabila, apat yata. Ito, apat din. And 1, 2, 3, 4. Apat. So, walo. Pero may ano na 1, 2, 3, 4. Walong linya, one way. So, bila walo din size. Parang uulan na yun. And we're still in the highway. 2 minutes later, I'm gonna exit. Tayo kasi kung sa gitna ka mamaya mahihirapan ka doon sa bilis ah. Tayo ng Allen Road South. Oh.
in Yorkville Mall. Isa rin sa malaking mall dito sa Toronto. Lynn Road. Out Maninoy White Ganiko sa Bakulod, number one na mekaniko na nakilala. Fishing is life. Shout out Glenless Vlog. Shout out lahat ng nanonood nitong video na to. Sana nag enjoy kayo. Salamat din sa mga subscriber ko, kahit ko konti lang yan, pero marami pong salamat sa inyo. Dahil kahit konti lang yung video ko, nandyan pa rin kayo. Sino man yung nanonood, pwede pag-click nyo lang yung subscribe. Malaking bagay niyo, masaya na ako doon. Pag may nadagdag kasi kahit pa isa-isa, tuwang-tuwa ako, inaabangan ko yan lagi. Pa isa-isang subscribe, masaya ako. Kaya, sana may mag-subscribe pa. Nandito tayo sa Lawrence Avenue East. Way to going home. Sa mga viewers, maraming salamat. Sa mga nagsasubscribe sa akin, saludo po ako sa inyo. Mga foreigners na hindi nakaintindi ng Tagalog, to all who subscribe me, thank you very much. It's really big. Thank you. Thank you very much. For all those viewers, thank you. Exciting video, but just one. Telling people in Philippines that you don't know what's going on. Right dito sa Canada, anong situation, scenario. Kumaliwa na tayo, i-exit na tayo. Pasok na tayo sa basement. Okay guys, bye-bye muna sa ulitin. Thank you, sana nag-enjoy kayo sa video ko. Bye.